ang last na workshop natin ay may titulong On Creativity and Making Mistakes sa pangunguna ni Binibining Erika Gene Dino. Si Ma'am Erika ay may degree na Bachelor of Arts sa University of Santo Tomas. Siya ay kasalukuyang kumukuha ng Master of Fine Arts sa Philippine Women's University. Siya ay isang multidisciplinary artist at environmentalist. Bahagi ng kanyang advokasya ang Zero to Less waste lifestyle at makikita sa kanyang mga obra ang pagtugon sa hamon ng climate change, plastic pollution, at global warming. Without further ado, let us all welcome Ma'am Erika Gene Dino. Palakpakan po! Ating ipagdiwa sobrang mahaba. So, di ba, Maria Erika Gene Dino. Pwede naman niyo po ako tawagin na Erika lamang. Okay. Masyado pong matanda. Okay. So, I am here to talk to you about creativity and also about making mistakes. Okay. Next slide, please. Okay. So, all children are artists. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Okay, mabuti naman po kasi may mga sudyante po ako na hindi naniniwala doon. Okay, so I think the problem naman for them is how to remain an artist. Okay, so tinanong ko naman sila noon na bakit sila tumigil at kailan. So kung kayo naman yung mga tao na tumigil mag-drawing, sana pag-isipan nyo yung mga ganong katanungan. Sige po. Next slide, please. Okay. So, painting po ito ni Fernando Amorsolo. Di ba yung scene na to is very Filipino. May nakikita tayo na bahay kubo, may puno na katabi ng bahay kubo, may palay, tsaka may mountain. So, kung magdodrawing ako ng very, very simple lamang, tapos, lagyan din natin ng palay sa tabi. Siyempre, di ba, parang familiar na to sa inyo. Meron ba? Tapos yung mga ganyan. Tapos maglagay din tayo ng bundok. Tapos clouds. Wait lang, sun muna, sun. Tapos may sun rays. Okay, tapos yung ibon, ay ano yung tsura ng ibon? Check! Oh, diba? Wait lang. Lagyan natin ng kapal para cure. Okay. So, yung feeling ko lang, sana naman na nagsimula din ng ganito si Amorsolo. Pero, since si Amorsolo siya, na ngayon, taniyag na national artist, syempre na may tao yung kanya. Pero, next slide please. Okay na po sa drawing ko. Yung slides naman po.
Okay. So yung mga ganito, nagsimula tayo nung bata tayo, mga ganito lamang. Mga shapes, mga... Yung mga nare-recognize mo as mga drawing na pambata. Okay. Tapos, eventually, nag-drawing din ako ng tao. Pero syempre nagsimula ako sa landscape kasi nga, alam ko kahit nung bata ako, mahirap mag-drawing ng tao. Yung tao naman yun, kaso, mermaid nga lang. Kasi yung napanood ko, si Ariel. So, mga grade 1 ako nung napanood ko siya sa TV. Tapos, gusto ko siyang drawing. So, yung itsura niya, mukhang anime style. Kasi nga, mahilig din ako ng anime. So, malaki yung ulo, maliit yung katawan. Tapos, mahirap gumawa ng kamay. So, anong gagawin ko? Ilalagay ko siya sa likod. So, ibig sabihin nun, kahit alam kung hindi ko siya kaya, gagawin ko pa rin siya. So, what kung hindi siya mukhang totoo, di ba? As in, drawing lang. Kasi yung goal ko lang naman nun ay mag-drawing. Kasi mahal ko si Little Mermaid. Kahit hindi niya kamukha, okay lang. Tapos minsan, di ba, either nakaganto yung paa or nakaganto. Okay. So, nag-drawing ako na nag-drawing. Siyempre, sinuportahan ako ng magulang ko. Nag-workshops din ako. At nakapasok sa art school. Tapos, sa feeling ko, natural lahat sa lahat ng tao ay yung mag-drawing. Pero nga, sa iba, hindi. So, next slide, please. Okay. So, why do children lose their sense of playful sense of creativity as they grow older? So, yun nga, tinanong ko sa mga estudyante ko noon. Yung mga estudyante ko noon ay nasa STEM, ABM, tsaka Humes. Tapos tinanong ko, are you creative? Tapos sabi nila, Miss, I can't draw. Miss, pangit. Kasi hindi mukhang totoo. Miss, kaya ko lang stickman. So yung tinanong, so bakit nila, kapag drawing, automatic, ibig sabihin nun, creative ka na kaagad. So, I think kasi, yung mga creative people, ay kaya nila ipakita yung imagination nila visually. So, maybe that's why. Tapos, sige. So, pinapagets ko sa kanila na creative sila, na kahit ano man. So, ngayon, creative, there is something creative about you today. Kung paano kayo magdamit. Yung outfit ko, di ba, yung ganito ay meron siyang same sizes. Pero ang pagpatong-patong ko ng damit, this is what makes me unique. This is what makes me creative. Diba? Nagagets nyo ba yung sinasabi? So this is, it's not just about drawing. It's who you are, and this is uniquely about you. Okay, good. Okay. So, tinanong ko ulit. So why isn't a stick man a creative way of portraying a man or a person? Tapos, yung sagot nila, kasi hindi siya realistic. So, bakit kailangan maging realistic yung drawing? Di ba meron naman tayong camera? Meron tayong sa phone. Sige, next slide please. Okay, so itong painting ko na to, syempre alam niyo naman kung asan ang painting versus yung reference photo. So this was done in 2018. Ang reference photo ko ay... Hindi ko maalala kung kailan, pero kasi sabi ko, maganda siya i-paint. So yun ang mapansin nyo, may mga tinanggal ako na bagay. Yung basura na andon, tapos yung katabi niya. Okay. So, a drawing or a painting is a record showing your unique perception. So it's kailangan lang natin palitan kung paano nyo tingnan ang bagay para makadrawing. Okay, ready? Sige, next slide please. Okay, ano ang nakikita ninyo? So, a few seconds lang. Okay, sige, wait. Ano tayo? Sino nakakita ng vase? Sino nakakita ng dalawang tao?
Sino nakakita ng parehas? Okay. So, di ba, it's just a matter of what you choose to see kasi pareha siya na image. So, it is both a face and a vase. Okay. Sige, next slide, please. Okay. So, in an artwork, we refer to that... Ay, sorry, not yet. Ah, not yet. What is happening? Back po, back. Back po, isa ba? One more. Yan. Okay. So, in an artwork, we refer to positive space as the main subject, and the negative space is the space around them. So, yung ngayon, di ba, kung nakikita nyo dun sa may negative space na side, nakikita nyo kaagad is yung tao na dalawa. Na kung ito-drawing nyo siya, di ba, for you mahirap siya kasi nga, tao kasi siya. Iisipin nyo pa yung proportion, yung size, and everything. Kasi nakaroot ang mindset nyo na kailangan mukha siya. Kamukha siya ng model nyo. So, huwag nyo siyang isipin. Isipin nyo siya as yung kabila, the vase. Kasi 'di ba, ang vase naman kapag ginawa mo siya, linya lang siya. 'Di ba? So yun lang, i-shift niyo lang yung perception niyo to one part which is the outside. So kung ito, imbis na tingnan niyo yung mic, titingnan niyo is the space around them na katabi nitong podium. Ito. Anyway. Sige. So ang advice ko lang is to stop looking at the details and just draw. Diba? Bahala na. So what? So what kung hindi siya kamukha? Drawing lang kayo. Sige po. Two slides. Next. Yan. So diba? Ano nakikita nyo? Diba mga bata? Drawing siya. Napapansin nyo siya kasi yung mga shapes na andyan ay mukhang tao. Yung katawan ay para dun sa yung triangle or a square, and then for the head, a circle or a square, depende sa bone structure ng tao. Right? Okay. So yung another thing is, be like a child. So if ever you are those people na nag-stop mag-drawing, ibalik nyo yung pagiging bata nyo. Be free and less concerned about realism in your artwork. And, oh, sorry, do or do not, there is no try. Kasi nga nanonood ako ng Mandalorian. So kaya, next slide please. Okay, so this quote is from Yoda. So a simple lesson in commitment and the power of giving something your all, not just giving it a try. Pero, why not try? Diba? There is nothing wrong with trying. There is nothing wrong with making mistakes. So if natatakot kayo kasi yung blanco yung page nyo, ngayon, nahawak nyo na papel. Diba? Nakakatakot siya kasi wala siyang laman. Lagyan nyo ng linya. Lagyan nyo ng kulay. So do something. Be brave. Be like a child. Make mistakes. And always have fun. Thank you.